Bagong mga gunboat ng Philippine Navy ipapakalat sa West Philippine Sea upang mas lalong mapaigting ang pagbabantay sa ating mga isla at bahura na naroon. At US Air Force kasama ang Philippine Air Force kasalukuyan pa rin nagsasanib puwersa sa pagsasanay ng isang realistic war gamit ang kanilang F-16 at ang atin namang bagong FE-50 aircraft. Para sa kompletong mga detalye, tutok lang kapatid dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, madalas mong nagkakaroon ng restriction ang ating mga video lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Bininyagan na kahapon ng Philippine Navy mga kapatid ang dalawang bago na namang fast attack boat na mula pa sa bansang Israel na kung saan may dadagdag na naman ang mga ito sa fleet ng ating Philippine Navy. Parehong nabibilang sa Acero class vessel ang dalawang fast attack boat na ito na kayang maglayag ng 1,000 nautical miles bago kinakailangang mag-refuel at sinasabing mayroong bilis na umaabot ng 40 knots o 74 km per hour. Sa bilis ng naturang mga patrol gunboat, akma daw talaga ito sa misyon na bantayan ang mga isla at bahura na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas kagaya ng sa West Philippine Sea. Mayroong mahigit 32 meters na haba ang bawat gunboat. Ang kanya namang pangunahing armas ay ang 30mm cannon na nakamount sa isang Typhoon weapon station. Ang kanya namang secondary weapon na isang mini Typhoon machine gun system na parehong sinisipat gamit ang advanced weapon optical and targeting system. Ang sinasabing Typhoon weapon station mga kapatid, ito ay yung weapon station o lalagyan ng armas na ginagamitan ng remote upang mas magiging ligtas ang isang sundalong mag-ooperate nito. Sa seremonya ng pagbibinyag ng dalawang bagong gunboat, pinangalanan ng mga ito na BRP Hinertinangag at BRP Domingo de Luana. Mula ito sa dalawang Medal of Valor recipient mula sa Philippine Marines na sina Corporal Hinertinangag at Sergeant Domingo de Luana na nasawi sa labanan sa Marawi at Maguindanao. Sobrang naging proud naman ang mga kaanak ng mga sundalong ipinangalan sa bagong mga gunboat kung saan personal din nilang dinaluhan ang pagbibinyag ng mga ito. Ginawa niyang kabayanihan sa bilang isang sundalo, sir. Nagpapasalamat ako dahil hindi nila nakalimutan yung ginawang kabayanihan. Mayroon ng apat na Acero patrol gunboat ang Philippine Navy at mayroong lima pang paparating. Lahat ng mga ito ay nabili ng Pilipinas sa halagang mahigit $200 million mula sa kumpanyang Israel Shipyard Incorporated. Sasailalim pa sa sea trial ang bagong mga gunboat bago tuluyang kunin ng Philippine Navy. At tungkol naman sa limang paparating pa, ang ilan sa mga iyon ay dito na mismo gagawin sa Pilipinas sa bagong tatag na shipbuilding facility ng Philippine Navy sa Cavite. Matatandaan mga kapatid na noong nakaraang taon, ilang buwan matapos may deliver sa Philippine Navy ang unang batch ng mga patrol boat na ito, itinurn over ng Israel Shipyard ang kanilang shipyard sa Cavite at inilipat ang mga dokumento sa Philippine Navy kung saan doon ginawa ang unang batch ng mga patrol boat. Sa pagkakaroon ng bagong pasilidad ng Philippine Navy, makakagawa na tayo ng sarili nating mga barkong pandigma, partikular na ang ganitong uri ng mga patrol vessel. Pinasinayaan din kasabay ng dalawang patrol gunboat ang bagong shipbuilding center na ito, kung saan panauhing pandangal sina Israeli Ambassador Ilan Flas at Senate President Miguel Subiri. Nangako naman si Subiri na susuportahan nila ang mga hinihinging bago at marami pang kagamitan ng Philippine Navy, bunso dito sa paulit-ulit at dumadalas na mga panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Philippine Military Aircraft, I'm warning you again. Leave immediately. All you will bear for all responsibility for all the consequences. I always mention na huwag tayong pumayag ng ating mga sundalo at Navy personnel ay nakasakay lamang sa rubber boat na ipinaglalaban nila ang ating sovereignty ng ating bansa. So, we are going to continue to push forward in the budgeting process. Samantala, sa katatapos lang na balikatan exercise sa pagitan ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at ilang mga Australiano. Ngayon naman, isang panibagong pagsasanay militar sa pagitan ng Philippine Air Force at US Air Force ang kasalukuyang nagaganap. Ito ay tinatawag na Cope Thunder Exercises. Ang air-to-air exercises na ito ay isang joint war simulation na pagsasanay ng US Air Force at Philippine Air Force na nagsimula noong May 1 hanggang May 12. Ang pagsasanay na ito kapatid ay dati nang ginawa ng mga Air Force ng Pilipinas at Amerika noong nasa bansa pa ang mga base militar ng US. Taong 1976, una itong inilunsad na ang layunin ay upang sanayin ang mga sundalong piloto ng US at Pilipinas sa isang realistic war. Isa rin noon sa mga rason kung bakit ikinasa ang pagsasanay na ito dahil sa patuloy na pagkonti ng may mga combat experience ng mga US pilot lalo na noong nagtapos na ang digmaan sa Vietnam. Unti-unti na kasing nagsiritiro ang mga batikang piloto na mayroong mga combat experience. Sa naturang realistic war exercise kasama sa mga pinag-aaralan ng mga pilotong Amerikano at Pilipino ay ang ground control intercept, surface air defense, air to surface defense at air to air dogfighting.
Natigil noon ang taunang pagsasanay nang masira ang mga pasilidad ng base militar ng Amerika sa Clark at Subic dahil sa pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991 at hindi na rin pagsang-ayon ng Senado sa renewal ng US Bases Treaty sa bansa. Matapos noon kapatid, sa lumipas na 33 years, muli na namang binuhay ang Cope Thunder exercises na kung saan kabilang sa mga lumahok sa realistic war na pagsasanay na ito sa Pampanga ay ang FE-50PH ng Philippine Air Force at F-16 Fighting Falcon ng US Air Force. Layunin naman ng bagong pagsasanay na ito ang bilateral training fighter kasama ang Philippine Air Force. Improve interoperability, pagpapalitan ng mga taktika at mga teknik at higit sa lahat ang tamang pamamaraan ng pakikipaglaban. Ang bagong Cope Thunder exercises ay mayroong dalawang yugto. Una rito ay nakatoon sa defense at offensive counter-air exercise. Samantalang ang pangalawang yugto ay ang on-the-ground training tulad ng base defense operation at counter-improvised explosive operation. Ikaw kapatid, ano kaya ang masasabi mo rito? At ano naman ang iyong opinion sa mga bagong patrol gunboat na ipapakalat ng Philippine Navy sa West Philippine Sea? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!